Welcome po sa Pinoy Audio Tech, ang channel na may usapang medyo technical sa larangan ng audio o tunog. Welcome po sa ikalawang bahagi ng amplifier speaker matching. Ang ikalawang importanteng bagay na malaman para sa pag-matching. Sa una nating video ay watts, RMS at max. Sa ikalawa naman nating video, ito, pag-usapan naman po natin ang ohms. Dalawa kadalasan ang ohms na napapag-usapan. Ang 4 ohms at ang 8 ohms. Bagamat meron din mga 6 ohms, 3 ohms, 2 ohms, minsan 1 ohm, meron din pong ganyan. Pero ito ho madalas. Importante na malaman natin ang ohms din ng amplifier at ang ohms din ng speaker. Halimbawa po, minsan po kasi gusto natin bumili ng amplifier dahil meron tayong speaker. Minsan naman may speaker tayo at gusto naman natin bumili ng amplifier. Ngayon, dito po, napaka-importante na malaman muna ang ohms ng amplifier at ohms ng speaker. Halimbawa po, meron tayong 4 ohms na amplifier ng 100 watts. So, may magtatanong sa akin, ano po ang match dito sa amplifier na ito? Ang sagot po ay, kung makahanap kayo ng 4 ohms, mabuti. At sa watts, pag isa lang po siya, 120 watts. Ganyan po, para po sa akin. Ang paliwanag po sa 120 watts ay ganito po. Kung ang speaker nyo po ay single, tulad nito, nagbibigay po tayo ng 20% allowance. Kaya po nagiging 120 watts. Ngayon po, kung ang speaker nyo po ay two-way o three-way, ito po ang kakain ng 20% na allowance na binibigay ko kadalasan. So, ito po, speaker. Ito naman po ang speaker system. Dahil po, pag iisa lang po ang speaker na nasa isang box, ang tawag po dyan na speaker. Pero pag nakaisang grupo po, speaker system. So, sa speaker system, pag ganito po ang binigay na amplifier, 100 watts, dito po, 100 watts lang din po. Ito, 120 watts. Ito po, 100 watts. So, yung 20 watts na percent, hihigupin niya ito. Kaya ito, kakain ng 20% na allowance. Ito po ay pag woofer, mid-range, saka tweeter lang po. Iba po, panibago pong video, kung sakali po pag ganito pong speaker system, iba po ang computation natin. Ibang video po natin tatalakayin ito. Iba pong computation yan, yung 20%, baka magbago po yan. So, depende po kasi sa dami ng speaker. Kaya, magdidepende rin po yung watts ng speaker. So, wag muna po nating talakayin ito. So, yan po ang dahilan ng 20% ko. Ito po. Para lang po sa akin to. Sa iba po kasi, hindi po sila sumasang-ayon. So, kayo na po bahala. Ang pag-aralan nyo po kung sino po ang mas
sa tingin nyo na mas okay, dun po kayo. Okay lang po sa amin. Sa akin. Okay lang po sa akin. So, ganito po ang suggest ko. Tsaka, at saka po pala, pag nagkaroon na po tayo ng nagkaroon na po tayo ng ganitong two-way or three-way, automatic po na nasa sa inyo po yun, automatic po na sinasuggest ko na mayroong kayong ikabit na dividing network. Kung nagtitipid po kayo, pwede po rin wala. So, kayo po ang bahala. Kayo po ang bahala. Pero pag two-way or three-way, lagi ko po sinasuggest na magkabit po kayo ng dividing network. Una, para gumanda po ang sound. Ikalawa po, para ma-proteksyonan din po ang speaker. So, ganito po, no? Ganyan po ang may bibigay kong payo. Pag-isa. Ngayon, kung system, 100 watts po, speaker system. Okay. Sabihin po natin system na lang po para hindi kayo mahirapan mag-intindi. Speaker system na lang po ang speaker natin. So may woofer, may mid-range, may tweeter. So tandaan po ninyo na dadaan po siya ng dividing network bago umabot sa system ng speaker. So, ang may sasuggest po natin ay ganito po, no? Sa kung ang amplifier nyo ay 4 ohms 100 watts, ganito po ang speaker. Pero, paano po kung wala po kayo makitang 4 ohms na 120 watts. So, ang gagawin po natin para So, kung system po, dapat 100 watts lang po siya. So, kung wala po kayong mahanap na 4 ohms na 100 watts, ang hahanapin nyo po ay 8 ohms. Pwede rin po 6 ohms. Pwede rin po 8 ohms. So, sa 6 ohms, ganito po siya. Gamit po tayo ng algebra. Power ng amp times power ohms ng amp equals power ng speaker times ohms ng speaker. Ganito po siya, no? Halimbawa po, 6 ohms. May speaker po tayo na 6 ohms sa bahay. Gusto natin malaman kung match po ba? Or anong watts ang lalabas nito pag kinabit natin kay amp. Babasahin po kasi niya na 6 ohms siya. Pero, may babasahin din po ang amplifier kung ilang watts siya. Bawa po kung 4 ohms. Kung sinabi ng kinabit niyo yung speaker is 100 watts, ang basa ni amp, 100 watts. Pero kung 4 ohms po ang amp at 6 ohms po ang speaker niyo,
yung watch niya babasahin niya base sa 4 ohms niyang 4 ohms ng amplifier. So ganito po siya. So 100, ito po 100 times yung ohms equals, ito hindi po natin alam. So power ng speaker na times niyo po ng 6. So ganyan lang po siya. So ang basa po ni amplifier dito sa ohms, 6 ohms na speaker ay 66.7 watts. So ibig po sabihin, kung meron kayong mga 60 watts o 70 watts na speaker, pasok po siya dito sa 100 watts nating amplifier na 4 ohms. Eh, paano po kung 8 ohms? Ganito po. So, ganito po rin siya uli. 100 watts, 4 ohms, power ng speaker, bawa po 8 ohms. Hindi po natin alam. Multiplied by 8 ohms. Okay. So, 100 So, ganito po. Ang basa po ni amplifier na 4 ohms, 100 watts yung ni amp, sa speaker niyong ikakabit dito, kung 8 ohms po siya, ay 50 watts lang. Ganun po yun. Okay? Ganito rin po ang computation. Bawa pag may na-encounter kayong 12 ohms na speaker, 16 ohms na speaker. Yan po. Ganyan lang din po. Ultimo headphone, makukompute nyo. Ang headphone po natin, madalas ay 32 ohms. Pero merong headphone na 600 ohms. So, makikita nyo kung anong base niya. Kung masisira ba ang speaker nyo or hindi. Ganito po. Pwede rin po baligtad. Halimbawa po, may nabaklas po kayong speaker galing sa isang imported na amplifier, siraya amplifier pero buo pa ho ang speaker. Kadalasan po pag European, 6 ohms ang speaker. Tapos sabihin po natin 250 watts. Okay, 250 watts. Sabihin din po natin na RMS siya. RMS. Okay. So, ang tanong nyo po eh, anong pwede kong naming bilhin na amplifier na pwedeng magamit dito sa speaker na napulot namin, 6 ohms, 250 watts? Ganito po. So, tandaan po natin, no? 250 watts RMS. So, ang computation po natin dito, kung ano po ang watts na ginamit nyo dito,
yan din po ang watts na lalabas dito. Nahahanapin nyo sa amplifier. Okay? Yan dito po. Hindi po natin alam ang amplifier na power. So, P multiplied by, sabihin po natin, local pong napili nyo tulad ng Kebler, Sakura, Concert, to Sunra, Joson, kadalasan po kasi 4 ohms. Pero basahin nyo mabuti po bago kayo mag-compute. Basahin nyo po ang specs. Gumawa po tayo ng video tungkol sa pagbasa ng specs. Sana po panoorin nyo po yun. So, sa amplifier na ohms, so sabihin natin, nakapag-desisyon po kayo na local ang bibilin nyo, napusuan nyo si Kebler. Sabihin natin, Kebler na brand na ano po ang pwede nating bilhin na model number ng Kebler dahil nagustuhan natin ang maganda niya sound. So, kadalasan po, naka 4 ohms siya. 4 ohms. Ang speaker niyo po ay 250 watts at ang ohms niya ay 6 ohms. Tandaan po natin ang speaker po natin ay naka-RMS. So, dapat po, yung amplifier na hahanapin natin naka-RMS. Ngayon, sa local po kasi, bukod sa 4 ohms, kadalasan po naka-max ang watts ng amplifier natin. So, kailangan po natin i-convert ito papunta sa max na watts. Madali lang po dahil gagawin lang po natin time is 2 lang po natin yan. Magiging 750 watts. Magiging max na po siya. So, ganito po. Hahanapin nyo po ang amplifier na malapit po dyan. Alam ko po, 700 watts yata eh. So, may 700 watts yata, GX5 po yata yun. GX5, Kebler. So, yun, pwede po. Ang na-compute po natin is 750 watts. Yung 50 watts po, pwede na po yung kainin ng ano natin, ng mid-range tsaka tweeter. So, okay na rin po yan. So, sa pamamagitan po nun, na pagkabit natin ng mid-range tsaka tweeter, papasok na po siya sa matching natin. Magmamatch na po siya. So, yan po. Sana po, maintindihan nyo itong simpleng computation natin. Ngayon, ang isa sa pinaka-importante na malaman bakit kailangan nating malaman ng ohms ng amplifier at speaker ay dahil kailangan po na ang ohms ng amplifier
pagkakabitan po ng speaker ay kailangan po ay pantay sa amplifier ang ohms or mas mataas pa. So, kung ang amplifier nyo ay 4 ohms, 100 watts, tanggalin natin 100 watts para padali tayo. 4 ohms, ohms lang po pag-usapan natin. Ang pwede nyo nang ikabit dito sa amplifier ay 4 ohms at pataas. Pwedeng 5 ohms, pwedeng 6 ohms, pwedeng 8 ohms, 12 ohms, 16 ohms, pwede po yan. Basta pataas po sa 4 ohms. Pag ang amplifier nyo, halimbawa ay European, mga imported, kadalasan po 6 ohms yan. Sa specs po makikita nyo kasi, sa specs, sasabihin niya, 6 ohms, 120 watts, pero pag 8 ohms, 100 watts. So, dito pa lang, makikita nyo po na ang disenyo ng amplifier niya ay 6 ohms. Kung ano po mas mababa, ibig po sabihin, nakadisenyo siya sa 6 ohms, pero pwede nyo rin kabitan ng 8 ohms. Ganito po siya. So, kung 6 ohms po ang amplifier nyo, ang pwede lang pong ikabit na speaker ay 6 ohms pataas. Hindi po pwedeng pababa. Hindi po pwedeng mas mababa sa 6 ohms. Kailangan po mas mataas sa 6 ohms. Pag kinabitan nyo po ng mas mababa sa 6 ohms, may bibigay po. Pwede pong bumigay si speaker, pwede rin pong bumigay si amplifier. Pero kadalasan, may bibigay po. So, yan lang po ang babala natin. Kailangan po mas mataas, pantay o mas mataas sa ohms ng amplifier ang ikakabit nyong speaker. Kaya napaka-importante po, pag may nagtatanong po sa akin, huwag po kayo magtatampo bakit masyado po tayong detalye kung magtanong. Ayaw din po natin mapahiya or baka masira po yung amplifier nyo dahil po sa mali nating pag-intindi ng tanong nyo. So, saka pag kulang po ang impormasyon na ibibigay nyo sa akin, maaari po tayong magkamali sa ating ipapayo. So, tandaan nyo po, 6 ohms, 6 ohms pataas. Itong 8 ohms, mga European din, iba rin, hindi po pwede ang mas mababa sa 8 ohms. Sobra na naman to. Kailangan mas mataas po sa 8 ohms. Okay? Sana po naintindihan nyo. Kung car amp yan, kadalasan po ang car amp, ay 2 ohms or 1 ohms. Sabihin natin 2 ohms. So, ang pwede pong ikabit nating speaker ay 2 ohms din. Mas mataas sa 2 ohms. 4 ohms. 6 ohms. Yan. Pwede po yan. Ganyan po magkabit. Mag-estimate ng, sabihin ganyan po ang paraan ng malaman natin kung ano yung ikakabit nating tamang speaker. Okay? Sa pag-estimate naman po ng amplifier, ganito po. Ang pag-estimate po ng amplifier, bawa may car amp tayo, no?
Kadalasan po kasi ang car amp ay sabihin natin naka 2 ohms. Minsan nga 1 ohm lang eh. Minsan nga 0.5 ohms pa nga po eh. So sabihin natin 1 ohms. Tapos makita nyo po eh 3,000 watts. Sarap pakinggan, no? Sarap po pakinggan. 3,000 watts ang amplifier natin. Ang lakas. Ang speaker niya po ay 1 ohms. 1 ohm. Tulad po ng nabanggit natin, pwede po natin siyang kabitan ng 2 ohms, 1 ohm, 4 ohms, 6 ohms, 8 ohms, 12 ohms, 16 ohms. Halimbawa po eh, nagkataon meron tayong speaker na 8 ohms sa bodega na nahalungkat natin at meron tayong amplifier na 1 ohm, 3,000 watts. Sabi natin eh, sayang naman. Problema, match po kaya? So, ganito po siya. Ang speaker niyo po ay 8 ohms. Hindi po ba? Para pulot. Ngayon, eh, sabihin natin hindi pala napulot or sabihin po natin eh nagbabalak po tayo bumili ng speaker, kaya lang po 8 ohms po ang speaker. So ano pong speaker ang pwede natin ikabit dito na magmamatch, dahil ang speaker na ikakabit niyo po ay 8 ohms pero ang amplifier po ay 1 ohm. Okay. Sa pag-estimate po, babasahin nyo lang po ang specs. Ayun si makikita nyo po, no, ganito. Pag sinabi niya po 1 ohm, 3,000 watts. Tapos pag naman 2 ohms, 2,000 watts. Pag 2 ohms, pag 4 ohms, sasabihin niya 1.5 watts, pag 8 ohms, 1,000 watts. So, yan po. Minsan may ganyan po ang amplifier. Eh, paano po kung yung amplifier na halungkad niya sa bodega ay wala pong instruction, walang manual. Nakalagay lang po 3,000 watts, tapos 1 ohm. At hindi po natin makita yung model number niya, tsaka brand sa internet. So, mag-i-estimate po tayo. Ganito po, kadali lang po ang pag-estimate. Dahil 3,000 watts, no? Sa 1 ohms, pag dinoble po natin, pag binasa ng amplifier 2 ohms, ang basa po niyan ay 1.5 po. Halahati, dinoble kasi ng ohms, hahatiin niyo po to. Dinoble uli natin, magiging 750 watts. Dinoble pa rin natin, kailangan hatiin. So, lumalabas po sa ating estimate, ang basa po ng 1 ohm na 3,000 watts na car amp sa speaker na ikakabit nyo, pwede na po ang 375 watts. Sa 375 watts, masyado pong alanganin, pwede nyo pong gawin 400 watts. Pwede rin po kayo maghanap ng 350 watts. Or pwede rin pong 350 watts, 300 watts, nagdagan nyo lang ng mid-range, tsaka tweeter, ganun po. So, ganyan lang po. Ganyan lang po kasimple ang pag-estimate ng amplifier pag wala pong nakalagay sa specs. Pero kung nakalagay po sa specs, yun po dapat ang sundin nyo. Dahil yun po ang binigay ng manufacturer ng amplifier. Yun po ang susundin nyo. Pero pag wala po, ganyan po ang pag-estimate.
Sana po may natutunan po kayo sa ating vlog na ito. Salamat. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, paki-like lang po. Kung may kakilala o kaibigan po tayo na gusto na rin nating matuto, paki-share po. At para updated po kayo sa mga bagong video natin, mag-subscribe lang po. Maraming salamat.